mga kapisngi, welcome back to my channel. Kung napupunan niyo po ang inyong kapisngi, ang tagal na hindi po nag-upload ng isang video dahil nga po sa kadahilan ng kasakit po ako. Opo, nagkasakit po ako ng hindi ko po inaasahan na dadapuan ako ng sakit na to kasi hindi naman ako mabisyong tao. So, isishare ko lang sa inyo kung ano ba itong sakit na to na dumako sa inyong kapisngi, kung bakit ako nanahimik ng ilang araw, linggo, nawala akong vlog. Sasabihin ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng sakit na Bell's palsy. Opo mga kapisngi, Bell's palsy. Ito po yung ipapaliwanag ko sa inyo ano ba, saan ba ito nakuha, paano ba ito nagkakaroon ng isang tao, paano ba ito may iwasan, at paano ba ito gagaling. Kung interesado kayo, tapusin nyo itong video na ito para malaman nyo ang lahat. At bago ko ikwento at ituloy, gusto ko munang simulan ang aking intro, padaanin na. So yun na nga mga kapisngi, no? Dinapuan ako ng sakit na to, na Bell's palsy. Nagulat lang ako kasi isang araw, paggising ko, iba na ang pakiramdam ko. Pagdura ko, iba na. Dito na lumalabas na dito sa iyong dura ko, sa pasensya sa mga kumakain ha. Lumalabas yung dura ko dito sa kaliwa, hindi na sa gitna. So, may hindi normal na naramdaman ako that time. So, yung umpisa, parang binabaliwala ako lang eh. Kasi nga, parang baka na ngalay lang, ganun. Pero yung kalaunan, napunan ko, hindi na ito normal. Sabi ko, hindi na to yung natural or typical na nararamdaman ng isang ngalay lang. So, natakot ako mga kapisngi kasi first time nangyari sa akin to na nakaranas ako ng ganitong pakiramdam na talagang sabi ko, hindi lang pakiramdam, nag-iba kasi yung mukha ko eh. Nag-iba yung mukha ko as in hindi ito ako, para akong na-stroke mga kapisngi. Kung mapupunan nyo, ayan o, kung mapupunan nyo, yung labi ko hindi pa talaga siya perfect na nakabalik sa dating itsura. Pati yung mata ko, mata at labi halata. Mata at labi po. Pero mas worse yan yung unang tatlong araw. Talagang sobrang worse. Talagang nagkaroon po ako ng mild depression dahil talagang tinititigan ko lang yung sarili ko sa salamin. Bakit ako nagkaganito? Bakit sa akin madumapo ito? Hindi naman ako mabisyong tao. Pero ngayon tatalakayin natin paano ba nagkakaroon ng Bell's palsy ang isang tao. Saan niya ba nakukuha ito? At paano rin ito maiiwasan? At paano ito gagaling? O paano, anong paraan para gumaling ito? Mga kapisngi, ang Bell's palsy kasi ito po yung sakit na nawawalan po tayo ng control sa ating facial expression. Okay, ganito po kasimple yan. Kasi ang ating mukha po, dalawang part yan, left and right po yan eh. Meron po tayong mga nerve dyan. Okay? Yan po yung nagpapagalaw o nagko-control sa ating muka para ngumiti. Unang-una po dyan sa noo, sa mata, sa ilong, sa fisngi, sa baba, sa labi. Lahat po yan, siya po ang nagpapagalaw niyan. Konektado po yan. Nagkataon po sa akin, bumigay po yung left side ko. Okay, itong left side ko na to. Kung pupunayin nyo nga po yung boses ko, yung labi ko, mata ko, hindi pa talaga siya totally fully recovered, okay? So, gaya po ako, andyan po yung hindi mo na makontrol yung pagpikit ng mata mo, okay? Ilong mo, pati bibig mo, nahihirapan ka na po. Wala na po yan kasi nga po, paralyzed po siya eh. Okay, hindi na po niya kayang kontrolin o wala na siyang lakas para pangitiin uli yung mukha mo. So, meron mga ibang dahilan kung bakit sila na sinasabi nila saan daw nakukuha ito. Actually, until now, unknown pa rin ang cause kung saan. Pwedeng viral daw po ito. Kasi, parang sa ibang, may mga sakit tayo gaya ng mga tigdas. Hindi natin alam kung saan po talaga nanggagaling. Ito po, sabi nila, andyan yung nalamigan ka, andyan yung naligo ka sa alanganing oras, andyan yung na-stress ka, nasobrahan ka sa puyat, pagod ang mata mo, naligo ka, naghilamos ka, nahanginan ka. So, marami silang dahilan. Pero, kung kaya naman nating iwasan ang lahat ng mga dahilan na yan, bakit hindi natin gawin? Alam nyo rin po ba na maraming mga sikat na artista, mga kilalang tao, ang nagkasakit na rin ng Bell's palsy? Sa local, si Angelo De Leon po. Nagkaroon po siya. Kung ma-search nyo po yung kanyang Facebook dati or sa YouTube, makikita nyo nagkalat din po yung kanyang itsura nung siya po ay nagkaroon ng Bell's palsy. Ang dahilan niya po, isa, pagod siya, natulog siya, tapos nainitan siya,
Inadjust niya yung aircon, natutok sa kanya yung aircon kinabukasan. Ganun po ang nangyari. Si Angelina Jolie po, yung asawa po ni Brad Pitt, nagkaroon din po ng Bell's palsy. Ang binanggit niya pong rason is stress. Stress po ang binanggit niya nga dahilan. Isa naman po sa mga sikat na reporter, si Bernadette Sembrano, nagkaroon din po siya ng Bell's palsy. So ito po, walang pinipili itong sakit na to kung hindi po tayo mag-iingat para sa sarili natin. Kaya kung kaya po nating iwasan yung mga nabanggit ko kanina, pilitin niyo pong iwasan kasi hindi po biro. Sa totoo lang po, dumaan ako sa depression yung umpisa. First, second, third day po. Wala po akong ginawa kundi titigan lang po yung sarili ko sa salamin. Kung ano na ba yung itsura ko kasi, tas tinititigan ko yung mga ibang itsura ko nung wala pa akong sakit. So, sabi ko bakit hindi ako nag-ingat, bakit? Kasi totoo lang po, sobrang hindi lang po stress, hindi lang din po yan. Kung nakita niyo po yung mga previous vlog ko, di ba, alam niyo naman po na 6 months akong nawalan ng trabaho kasama po yung asawa ko dito. Dalawa kaming walang trabaho, so talagang dumaan po kami sa butas ng karayom para makasurvive from March until now. Ngayon kung pupunayin niyo po, marami akong gamit sa likod. May mga baleta, may mga box kasi po, 3 days from now, uuwi na po kami ng Pinas. So, 3 days from now, uuwi na po kami kasi mas feeling ko mas safe kami doon habang kami ay hindi pa bumabalik sa normal yung trabaho dito sa UAE. Pero babalik po kami dito. Kaya lang sa pansamantala, uwi po muna kami. So, ayun po yung sinasabi ko sa inyo na dapat po tayong mag-ingat. Sa totoo lang po, ang hirap po ng dinaanan ko bago ako nakabawi ngayon. Emotionally po, doon ako talagang tinira eh. Talagang inisip ko yung ano po, yung sitwasyon ko, ang dami ng problema, pauwi na kami, ang dami pa naming iniisip na dapat gawin kasi nga bago kami umuwi, may mga expiration ng visa pa ng anak namin. So marami kami talagang iniisip na problema. Ngayon mga kapisngi, ano ba yung mga sintomas, yung iba pang nararamdaman? Ano ba yung mga nararamdaman pag meron ka nito? Unang-una mga kapisngi, hindi mo kontrolado yung luha mo. Kung ano yung matang may na-paralyze or na-apektuhan, hindi mo makokontrol yung pagpikit, pagluha, pagpatak ng luha mo. Okay? Sa part naman sa bibig, yung pag-inom. Talagang kahit anong gayon mong inom, may lalawas na tubig sa isang side na kung saan paralyzed o yung apektadong parte. Okay? Ultimo paghitit ng straw, napakahirap mga pisngi, napakahirap. Even yung sa susubukan ng pagkain, talagang dahan-dahan ka lang ngumuya. Kasi nga, hindi mo kontrolado yung isang side eh. So, yung kabila, okay. So, walang problema. So, ayan yung mga ibang sintomas. Yung iba, nananakit pa ang ulo. O yung iba, nabibingi. Kasi nga, dahil nga dito ang nerve natin, di ba? Pero, awa ng Diyos, ako'y mild palsy lang. Hindi naman po sumakit ang ulo ko. Hindi po ako nabingi. Hindi rin nagbago yung panlasa ko. Yun lang, yung pagluha, pag-inom, at pagkain. Medyo talagang ramdam na ramdam ko, mga kapisngi. Nga pala, mga kapisngi, mamaya, ipapakita ko sa inyo dito, mismo sa gilid ko, kung ano yung itsura ko nung day 1, day 5, at ngayon. Okay? Pakikita ko sa inyo mamaya. Kaya lang, ikwento ko muna sa inyo kung ano yung mga ginawa ko noon para gumaling. Ano yung mga directly ginawa ko kagad yung nakita kong at naramdaman kong may sakit akong Bell's palsy. Siyempre, pumunta muna ako sa doktor. Ang kasamaan palad, mga kapisngi, pagpunta ko ng ospital, expired ang aking insurance, health insurance. So, hindi ni-renew pa ng kumpanya. So, wala akong choice kundi magbayad sa hospital. Imbis na libre na yon dahil nga ako employed naman, ako may visa, dapat yung insurance ko. Nagkataon po, renewal namin ng buwan na yon, buwan na to, at hindi pa nare-renew ng company. So, delay talaga yung renew ng company. So, napilitan ako magbayad, kahit na alam nyo na may kapisngi, wala naman trabaho. At maraming pauwi na, marami nang iniisip, marami nang ginagawa. So, nagpa-check up po ako. Na-trace nga nila na meron akong mild Bell's palsy. So, binigyan po ako ng mga gamot. Tatlong gamot po ang binigay sa akin. Meron po ako antibiotic. Meron po akong vitamin sa nerve. At meron din po ako gamot sa pamamaga. Para hindi po mamaga yung mukha ko. So, binili ko po yung tatlong gamot na yun nang wala pong discount dahil wala nga po akong insurance. Tapos, dapat nire-require din po ako mag-therapy sa ospital. Kaya lang kasi po, dahil nga wala po ako insurance, mahal po ang therapy dito, hindi na lang po ako nagpa-therapy. Since ang akin naman po may bahay, BS physical therapist, at kaya naman niya pong gawin sa akin yun. So, nag-home therapy na lang po ako at siya na po ang nag
service sa akin, yung asawa ko na mismo nagte-therapy, nagmamasahe ng mukha ko. Twice a day po yan. Twice a day po. Bago matulog at saka tanghali or hapon lang. Mga ganun po. Ginagawa niya po sa akin yan. Ito po ang isa sa mga pinapractice ko sa bahay. Kasama po ito sa routine ko, sa therapy ko, sa home therapy ko. Yung pagpapalobo ng lobo, yung paghahangin sa kanya. Kasi para po mabumalik yung ano ko, yung mabuhay uli yung mga muscle ko dyan, yung mga nerve ko dyan para maramdaman niya ang dapat niya uling pagganahin uli yung mukha ko, yung bibig ko. Kaya isa yan sa mga therapy yung ginagawa ko, mga kapisngi. Isa din sa daily routine ko, yung pagmuya ng chewing gum. Lagi pong mumuya ng mga bubble gum, chewing gum, para po yung lagi po siyang magalaw, ma-exercise. Para ma-realize niya, yung talaga ang trabaho niya, pagalawin yung mukha ko, mga kapisngi. So, iyan sa mga basic na ginagawa ko, mga kapisngi. Bukod sa pagpapalobo, pag-inom ng gamot, pati yung pag-chewing gum. Isa yan. Malaking tulong to, yung mga ginagawa ko na to. Kasi sa sarili ko, nararamdaman ko naman po talaga na talagang may improvement na nangyayari sa akin. Day by day, every time na lumilipas yung araw, nararamdaman ko po gumaganda po yung pakiramdam ko. Think positive, lagi lang po ako nagdadasal na tsaka sa nga pala, maraming salamat sa mga na pamilya ko, kaibigan, mga kakilala ko na nagdadasal para sa akin. Ayun nga, sana mga kapisngi, meron tayong natutunan sa sakit na dumapo sa inyong kapisngi. Ako, sa totoo lang, ayaw pa akong pag-vlogin ng misis ko eh. Kaya lang, pinilit ko lang talagang mag-vlog kasi una-una, namimiss ko yung pagbablog. Namimiss ko yung humaharap ako sa camera, humaharap ako sa inyo. Sana na natuturuan ko kayo, nakapagbigay ako ng saya sa tuwing na gumagawa po ako ng mga video na ina-upload ko sa channel ko. Ngayon po kaya ako po i-vlog talaga ito, para maging aware po lahat tayong mga kapisngi kung ano ba ang sakit na Bell's palsy, tsaka para natin, paano natin ito may iwasan. Ang akin kasi dumapo sa akin ito, ayoko nang mangyari din sa inyo. Tama nang ako na lang yung nakaranas nito. Kaya kung kaya niyo pong iwasan yung mga bagay na sinabi ko para wag po kayong magkaroon ng Bell's palsy, gawin na lang po natin. Huwag matigas ang ulo. Kita nyo ngayon ang kapisngi nyo, kangiwi na. Kasi nga, matigas ang ulo. Puyat ang puyat. Lalo na yung mga, actually po ang Bell's palsy, wala pong pinifiling edad. Walang edad na pinifiling. Pag dumapo ito, dadapo ito sa inyo. Kaya kung halimbawa kayo po yung mga sa mga teenager, yung mga mahilig mag-mobile legends, ML, magdamag, pagudang mata, puyat, maghihilamos, iwasan po natin yan. Basta yung mga pwede pong maka-apekto sa atin. Gaya po ng mga sinabi ko, yung unknown nga ang dahilan nito, pero meron sila mga sinasabi na pinagmulan. Pero number one, mga stress eh. Yun ang sinasabi nila, stress, puyat, pasma, yan yung mga pinagmumulan. So, kung kaya po natin iwasan, mga kapisngi, iwasan na lang natin. Dahil ayoko na po maranasan nyo yung naranasan ko. Pero sabi nga po ng mga doktor ay temporary lang po. Temporary. Kung tutuloy nyo yung inyong gamutan at susundin nyo yung mga therapy na sinasabi ng doktor, yung mga exercises na dapat nyo gawin everyday para ma-trigger uli o para mabuhay po uli yung mga nerve nyo. Temporary. Babalik naman po sa normal sa tamang panahon. Basta mas mabilis ang recovery kung gagawin mo lahat, umiinom ka ng gamot, tapos nagte-therapy ka, ginagawa mo. So, yun po, at least gagaling, may paraan. Pero hanggat maaari po, huwag nyo nang danasin. Sa totoo lang po, hindi po biro ang magkaroon ng Bell's palsy. Psychologically ko po, emotionally, doon po ako talaga tinamaan eh. Yung sobra po akong nalungkot kasi ang dami mo ng problema. Nandito ka sa ibang bansa, marami ka ng kinakaharap na suliranin dito. Nawalan ka na nga ng trabaho, tapos bigla ka pang pauwi ka na. Magkakaroon ka pa ng karamdaman. Parang ayoko naman kasi maging pabigat sa pamilya ko o sa kasi, 'di ba? Ang dami mo nang iniisip tapos sasabay pa 'yung sakit. Kaya kung maiwasan natin, alagaan po natin 'yung ating mga sarili, mga kapisngi. Mga kapisngi, ito nga pala ang itsura ko nung day 1 at day 5. Yan. Yan ang itsura ko nung day 1 at day 5. Tingnan niyo 'yung pagkakaiba nung itsura ko nung unang araw hanggang limang araw at ito ako ngayon 'yung sa kasalukuyan. So, tatapusin ko na to yung aking vlog ngayon. At least sana po may natutunan kayo.
At least na warningan ko kayo, sana po makapagbigay aral ito, hindi lang sa akin, sa lahat po ng mga kapisngi ko dyan na nanonood at lagi sumusubaybay sa mga vlog ko at nagsasubscribe. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga bagong video na ina-upload ko sa aking channel. Mag-subscribe na po kayo mga kapisngi para lalo pong bumilis ang aking paggaling. Feeling ko yung subscription niyo po ang makakapagpagaling sa akin ng mabilis. Ang lagi pong pinaalala ng inyong kapisngi na tayo ay laging stay safe, God bless, and peace!